vlog, pag-usapan natin yung paluwagan or umpukan. So, masali ba kayo sa mga ganun? Ako kasi talagang hirap ako mag-ipon. Para kasi ang hirap kontrolin ng pera, di ba? Parang kahit na may plano ka na, kunwari, nakuha ko na yung pera ko, nakasulat na kung ano-ano yung babayaran, tsaka kung ano yung i-deposit sa banko, parang kahit na ganun, hindi ko siya magawa. Or may nade-deposit naman, pero sobrang konti lang. Tapos recently, dito sa lugar namin, sobrang usong-uso yung paluwagan. Tapos sumali ako, unang sinalihan ko yung 7,000 yung sahod. Weekly yung hulog sa kanya, weekly 1,000. Tapos weekly din may sumasahod. Pero may isang patay na katawan yun ah. Kumbaga yung sinahod ko, 7,000 lang. Pero yung buong hinulugan ko, 8,000. Ganun siya. Siyempre diba kahit pa paano, nakakahinayang pa rin yung 1,000. 1,000 pa rin yun. Pero kasi ako, medyo una akong sumahod nun eh. Kaya parang ang nangyari, inutang ko lang siya. Diba ganun naman sa 5-6. Kapag kaumutang ka ng 5,000, 1,000 yung tubo. So yun nga, natapos ko na yung unang paluwagan na yun. Sumunod naman na sinalihan ko, na ongoing pa rin ngayon. 1,000 weekly for 31 weeks naman siya. Eto medyo matagal. Pero malaki din naman kasi yung sasahudin. Siyempre, 31,000 yung total na huhulog mo, 30,000 naman ngayon yung total na sasahurin mo. Ang maganda kasi sa ganito, kung una kang sasahod, para ang nangyari, nangutang ka lang. Nangutang ka ng 30,000, tapos huhulugan mo siya weekly 1,000, ang pinakatubo mo lang, 1,000. Diba parang wala ka naman makikita ng ganun, 30,000 yung utangin mo, tapos 1,000 lang yung tubo. Ngayon, kung ikaw naman yung nasa bandang dulo, okay na rin kasi parang nag-iipon ka. Kumbaga, iniipon mo lang yung pera mo. Yun nga lang, talagang hindi mo magagalaw yun kasi hindi naman ikaw yung may hawak ng pera eh. Nito lang sumahod ako dun sa sinasabi ko sa inyong paluwagan na 30,000. 29,000 yung sinahod ko. Sobrang swerte ko nga dahil yung pangalan ko nabunot sa February na sa sahod. Kasi tamang-tama yun, aalis kasi kami bago mag-end yung month. Parang ang nangyari kasi ako yung ika-15th na sumahod. So yung unang 15,000, ako yon, pera ko na yon. Yung sumunod naman, yun yung parang inutang ko na kailangan ko pang hulugan. Okay na rin kasi parang nakapag-advance ako, diba? Kumbaga parang umutang na rin, yun nga lang, eto, 1,000 lang yung tubo. Ngayon, kung gusto nyong sumali ng paluwagan, syempre importante na kilala nyo yung holder o kaya yung admin, yung nagpapaikot ng pera. Sa case ko, kumare ko kasi yung nag-handle eh, kaya okay lang may tiwala ako sa kanya. O minsan kahit nakilala mo na yung tao, kung gusto mo pa rin para makasigurado, mag-background check ka. Pwede mong kausapin yung mga dating kasali sa paluwagan niya, ganun, or yung mga kaibigan niya, para lang ma-legit check mo kung okay ba talaga siya. Tapos syempre dapat malaman mo rin kung sino yung mga kasali sa paluwagan. Ang ginawa ng admin namin, meron kaming group chat. Tapos yun, lahat kami nandun kung may mga tanong, ganyan. Para na rin magkakilanlan kami, diba? Kung sino-sino nga ba yung kasama dun. Kasabay ng mga legit na paluwagan na to, syempre marami dyang manloloko, sinasamantala yung mga tao. Mag-iingat kayo sa mga online paluwagan. Huwag kayo agad-agad sasali sa mga ganyan. Lalo na kung malalayo or hindi nyo kilala, ganun. Kasi imbis na naiipon at nauumpok yung pera nyo, hulog pala kayo ng hulog sa balon. Ibang isang araw, hindi mo na sila makontak, na-block ka na, yung mga ganun. Kaya dapat, ako para sa akin na, hindi ako sasali sa isang paluwagan na hindi ko kilala yung admin or yung holder, o kaya nakilala ko lang online, yung mga ganun. Tayo basta-basta agad magtiwala, sobrang daming manluloko ngayon. Pero syempre, hindi ko rin naman sinabi na sumali kayo sa mga paluwagan. Sineshare ko lang sa inyo kung paano ako mabilis nakaipon dahil nga dito sa paluwagan na to. Sobrang dahil kasi nagpapaluwagan dito sa may amin ngayon eh. Kung hindi cash, alahas, or yung mga laruan ng bata, mga gamit. Syempre, kung ano pa rin yung mag-work para sa inyo. Kung okay sa inyo na idiretso na lang agad sa savings nyo or sa banko, syempre, dun kayo. Nga pala, by the time na pinapanood nyo tong video na to, yung sahod ko sa paluwagan namin, na deposit na namin sa banko. Dahil ipapapalit namin yun ng dollars bago kami umalis. That's all for today, guys. So, ulitin. Bye! Bye!